niluluto natin is yung pork chop with breadcrumbs. Ito po yung ano, gamit ko. At ganito po yung niluluto natin. Pork chop, deep fried pork chop with breadcrumbs. So, ang gawin po natin ay ilulusin po natin yung meat. Gamit ang kutsilyo dito sa likod niya. Para hindi maputol-putol. Ayan siya. Tapos tanggalin yung ano, taba na matigas. So, ayan, na ano na natin, na loosen na natin yung ano, karne ng baboy or pork chop. So, pag mamarinate na tayo, okay po. Pero ano, before that, kailangan natin lagyan ng bawang saka luya para pangpatanggal doon sa lansa ng karne ng baboy. So, ito siya. Slice natin ng ganyan. Tapos, anuhin natin ng stripe. Para pag ano, na-marinate na, mabilis ano, tanggalin mamaya itong mga linagay natin na bawang at saka luya. So, ipang-marinate lang natin yan. Ganon din sa bawang. So, ganyan din ang slice, stripe-stripe, para mabilis natin tanggalin mamaya. Ayan. So, yan na po siya. Lagyan pa natin ng mga ibang ingredients para may lasa or lalong lumasa. Ito lang linagay natin para pang pabango mamaya or pang patanggal ng lansa. So, ayan na guys. Maglagay na tayo ng mga ibang ingredients. Tulad ng paminta. Asin. Na yung butas. Ayan. Ayaw. At saka asukal. Ayan. Yung asukal, at least isang kutsarita lang. Ayan. Saka cornstarch para pampalambot dito sa ano natin, karne, habang minamarinate siya. At kailangan maglagay din natin ng ano, ng manteka para hindi mag-dry yung karne. Ayan. Gamit ko po yung ano, olive oil. Pero okay lang naman yung cooking oil, yung normal na ano, na manteka. Ito ay imamarinate natin ng at least 5 to 10 minutes. Pero kung mas matagal, mas maganda. Pwede rin mag-overnight at pwede rin, or pwede rin maghapon. Para yung ano, yung ingredients na linagay natin na pang-marinate ay ma-absorb na talaga sa ano, ginawa nating, gagawin nating deep fry pork chop. So, ayan. So, ito na po yung minarinate natin. Ang next na gagawin natin ay tanggalin yung mga linagay natin ano, luya at saka bawang. So, ito na siya guys. Natanggalan natin yung mga ano, luya at saka bawang. So, ang gagawin natin ng next is yung itlog. Lagyan natin ng itlog. Yung mga iba, sinaseparate nila yung itlog tapos cornstarch. Inaano, dinidip nila muna sa ano, sa itlog tapos sa cornstarch bago nila i-ano, i-fry. Pero sa akin mas prepared ko kasi yung ninalagay ko na.
kasi palagay ko, pare-parehas lang din naman. Oh. At least, yung itlog, may marinate pa. Oh. Bago natin, ano, ilagay sa, i-coat sa cornstarch. Ay, sorry, it's not cornstarch. Ito pala, ito, yung breadcrumbs. Breadcrumbs pala ang gamit natin, hindi cornstarch. Sorry. Kasi deep fry pork chop pala ang gagamitin, ang hamin natin gagamitin. With breadcrumbs. So, ang gawin natin ay painit natin muna yung ano natin, wok natin. Kailangan mainit mainit na mainit para hindi didikit mamaya yung i-fry natin. At habang pinapainit, prepare natin tong breadcrumbs natin. Yan muna, pag kulang, saka natin dagdagan. So, ayan, medyo mainit na, pero kulang pa. Kailangan yung talagang mainit na mainit. Kailangan maraming mantika ang ilalagay kasi deep fry ang gagawin natin. So, ito, habang ano, anantay natin na uminit yung mantika, kailangan din natin ng paano pa para makita. Yan. Paglagay na tayo ng breadcrumbs. Ito. At kailangan pag humawak sa ano sa pagkain, kailangan ano nakahugas mabuti yung kamay para safe tayo, hindi tayo magkakasakit. Yun. So, i-dip mo sa may itlog na linagay natin. Tapos mo i-ano sa breadcrumbs. Yun. Hanggang sa makot lahat ng breadcrumbs yung karne. Kailangan ikot ng mabuti para lahat ng ano ng karne ay maging crunchy siya. So ayan, mainit na yung ano natin, yung manteka. So lagyan na natin yung pork chop sa loob. Ayan. At medyo ipampag mo pag ilalagay mo na. Ayan. Kailangan na natin baliktarin para maluto naman yun sa tablero. Yun. Diba ang ganda ng pagkaano niya? Kulay niya. So, ayan. Okay na siya. Kailangan na natin tanggalin dyan sa mantega para lagay dito sa strainer. Yun. Para madrain yung manteka. So yan, tapos na. Perfect. So gawin natin is titikman natin. Tingnan natin kung crunchy nga ba talaga. Sarap. So, ayan guys. Ito siya.
Simple lang siya. Mabilis lang lutuin. And I hope na nag-enjoy kayo sa panonood nito. Thank you for watching and please subscribe LJ01 Vlog. Bye-bye. God bless us.